prepare for the coming of the Lord, Jesus, the Savior of the world. We worship Him and give Him thanks. We glorify His name. We sing our songs and praise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the Lamb of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have gravely sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Let us pray. May our prayer of petition rise before you, we pray, O Lord, that with your purity unblemished, we, your servants, may come as we desire to celebrate the great mystery of the incarnation of your only begotten Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. The desert and the parched land will exult. The steppe will rejoice and bloom. They will bloom with abundant flowers and rejoice with joyful song. The glory of Lebanon will be given to them, the splendor of Carmel and Sharon. They will see the glory of the Lord, the splendor of our God. Strengthen the hands that are feeble. Make firm the knees that are weak. Say to those whose hearts are frightened, be strong, fear not. Here is your God. He comes with vindication, with divine recompense. He comes to save you. Then will the eyes of the blind be opened, the ears of the deaf be cleared. Then will the lame leap like a stag. Then the tongue of the mute will sing. Streams will burst forth in the desert, and rivers in the steppe. The burning sands will become pools, and the thirsty ground is springs of water. The abode where jackals lurk will be a marsh for the reed and the papyrus. A highway will be there, called the Holy Way. No one unclean may pass over it, nor fools go astray on it.
No lion will be there, nor beast of prey go up to be met upon it. It is for those with a journey to make, and on it the redeemed will walk. Those whom the Lord has ransomed will return and enter Zion singing, crowned with everlasting joy. They will meet with joy and gladness. Sorrow and mourning will flee. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Our God will come to save us. Our God will come to save us. I will hear what God proclaims. The Lord, for He proclaims peace to His people. Near indeed is His salvation to those who fear Him. Glory dwelling in the Lord. Our God will come to save us. Kindness and truth shall meet. Justice and peace shall kiss. Truth shall spring out of the earth, and justice shall look down from heaven. Our God will come to save us. The Lord Himself will give His benefits. Our land shall yield its increase. Justice shall walk before Him, and salvation along the way of His steps. Our God will come to save us. Please all stand. Alleluia, alleluia, alleluia. Now the King will come, the Lord of earth Himself, will lift the yoke of our captivity. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. One day, as Jesus was teaching, Pharisees and teachers of the law, who had come and from every village of Galilee and Judea and Jerusalem, were sitting there. And the power of the Lord was with him for healing. And some men brought on a stretcher a man who was paralyzed. They were trying to bring him in and set him in his presence, but not finding a way to bring him in because of the crowd. They went up on the roof and lowered him on the stretcher through the tiles into the middle in front of Jesus. When Jesus saw their faith, he said, "As for you, your sins are forgiven." Then the scribes and the Pharisees began to ask themselves, "Who is this who speaks blasphemies? But God alone can forgive sins?" Jesus knew their thoughts and said to them in reply, "What are you thinking in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise and walk'? But that you may know the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he said to the one who was paralyzed, "I say to you, rise, pick up your stretchers, and go home." He stood up immediately before them, picked up what he had been lying on, and went home glorifying God. Then astonishment seized them all. They glorify God. And struck with awe, they said, "We have been incredible things today."
My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Hello po. Gising pa. In our Gospel for today, my dear brothers and sisters, it's very, very important. At ang unang pagbasa, mga kapatid, ang tinatanong sa atin, handa ba tayong tanggapin yung biyaya ng Diyos? On how? Paano natin matatanggap yung biyaya ng Diyos? O meron bang something na pumipigil sa biyaya ng Diyos? Marahil, mga kapatid, ang pumipigil sa pagdaloy ng biyaya ng Diyos ay yung mga kasalanan. No? Ito yung mga wall na nagiging hadlang para tayo ay makakonect sa ating Panginoong Hesukristo. No? Yesterday, we already light up the second candle in our Advent wreath. Second candle represents peace. Meron kaya tayong kapayapaan o meron ba tayong inner peace sa ating buhay? Paano natin makukuha yung inner peace na ito para makuha natin yung biyaya ng Diyos? Mga kapatid, para makamtan natin yung inner peace na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, the key is forgiveness. Pagpapatawad. Sapagkat ito lamang ang isang bagay o solusyon sa mga sakit na nangyayari sa atin. Halimbawa, no, sa aking experience, sa pagbisita ko po sa Our Lady of Mediatrix Hospital, no, matagal na siya nagkakasakit. Matagal na yun, walang hindi nila may paliwanag ang kanyang sakit. Then, the relatives asked me to anoint yung isang taong matagal nang may sakit. No? And I told him, kailan ang huli mong pangungumpisal? Father, it's already been 10 years. 10 taon. Ngayon, sabi niya, ito po yung nararanasan ko ngayon. Oo, may pera po ako, Father, pero hindi maipaliwanag ng siyensya. And after that, no, Father, can I confess and receive the body of Christ? Isang bagay po, mga kapatid, and after 1 week, gumaling po siya. Kaya kung titingnan po natin, yung mga kasalanan, minsan, dito po tayo nagkakaroon ng physical na sakit. At malinaw po sa unang pagbasa na sinasabi o Isaiah prophesied na merong darating na magbibigay na totoong kayamanan. Yung kayamanan na ibibigay sa atin ng Panginoon. At malinaw din po, mga kapatid, no? Pinapakita dito sa gospel na meron mga taong magre-reject sa iyo at meron ding taong magiging daan para ang ating pananampalataya ay lumalim. Tayo kaya yung parang pariseo at mga iskriba, we already reject Jesus. O tayo kaya yung mga lalaking daladala yung paralitiko at nananampalataya at bubutasing yung bubong para lamang makalapit sa harapan ng Diyos. So my dear brothers and sisters, all of us na nawa tayo ay maging instrumento ng kagalingan sa bawat isa. Huwag po nating hayaan na i-reject natin ang isang tao. Alam po natin na minsan nagiging ganito po tayo. It's easy to judge a people, especially sa physical na pag-anyo ng isang tao.
At minsan, ang nangyayari po mga kapatid, kapag ang isang o ang ating kapatid sa pananampalataya ay umaangat sa buhay, minsan inahatak natin para siya ay lumagpak. So my dear brothers and sisters, let us ask ourselves, tanungin natin ang ating sarili, ako ba isang pariseyo o iskriba o ako yung nananampalataya na ako ang magiging instrumento para makita yung biyaya ng Diyos? So my dear brothers and sisters, tayo nawa ang maging tulay para makita yung totoong kayamanan na ibinibigay ng ating Panginoon. At para makamtan po natin yung totoong sinasabing kapayapaan. So my dear brothers and sisters, what is the challenge as for today? Ano yung hamon po para sa atin ng Ebanghelyo? Ang hamon po ng Ebanghelyo, we need to reflect. Ako ba ang magiging instrumento o ako ang magiging bridge sa pananampalataya patungo sa kariyan ng Diyos? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets. Lord, we gather to thee. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Accept, we pray, O Lord, these offerings we make, gathered from among your gifts to us, and may what you grant us to celebrate devoutly here below gain for us the prize of eternal redemption through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is really right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord, for all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name.
Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, upon all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which you pour out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Gilbert our Archbishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that to the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints you have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honors is yours forever and ever. Amen, amen, amen. At the Savior's command and poured by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy,
we may be always free from sin and safe from all distress. As with the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant our peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. Behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Collection which will be done is for the continuing development of the parish and national shrine of Saint Padre Pio. Thank you for your offering. Manalangin walang timpi.
Panginoon, maghahari sa atin, siya'y mamamalagi. Magalak, magpuri, magpasalamat at magbunyi. Panginoon'y maghahari, siya'y darating, at sa ating mamamalagi. Please all stand. Let us pray. May these mysteries, O Lord, in which we have participated, profit us, we pray. For even now, as we walk amid passing things, you teach us by them to love the things of heaven and hold fast to what endures through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession to Santo Padre Pio. All together, Padre Pio, Holy Monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide. As well as our livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that you concede, bless and grace us, that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee, our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit and Jesus the Mediator. Amen. Please be seated for some announcements. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store, at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo mula December 16 hanggang 24 ay sa ika-apat na kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi naman mula December 15 hanggang 23 ay sa ikalima ng hapon maliban sa December 17 araw na Linggo. Ito ay sa ika-anim ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan.
Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong mga larawan at mga daasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibus mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat na dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng mga Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Nagpupuri sa may kapalambukong kalooban dahil sa kadakila na ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.